sa ating pinagkukuha. Tayo po ay dadako na sa mensahe sa araw na ito. Sa panalangin pabuhi, hinihayag na ginang sa bagong Jerusalem, ginang Venus, at sa interpretasyon ko, ginang Venus. Hashiri hali hali ya hali hali yo shi mapagpalang hapon hashiri hashiri aming ama hali ya pinakamama hali hali ya shi Diyos na makapangyarihan sa lahat hali hali ya sa sandaigdigan hali hali ya shi tunay nga ama hashiri hashiri napatuloy mo kami pinagpapala higit sa araw ng ating tipanan hali hali ya na kung saan ito man ay aming ginananatikan hali hali ito man ay aming pinaghahandaan magmula sa aming mga sarili na kami ay patuloy na nagpapalinis ng aming buong katauhan upang kung kami man ay makatuntong na sa banalatahan ng ito kami man bagamat nagkakasala pa o makasalanan pa sa sanibutan ito ay nalinis mo na ang aming buong katauhan. Kaya sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, kami ay buong pusong nagpapasalamat sa lahat ng oras, sa lahat ng sandali ng aming mga buhay. Dahil ito kami, Ama, patuloy na nakakatugon sa iyong panawagan. Sa pakikipagtipan sa iyo, na bagamat maraming hadlang, maraming balakid sa aming paglilingkod, subalit nariyan, kao aming Ama, na patuloy mo kaming pinangunahan, patuloy mo kaming ginagabayan, patuloy mo kaming pinupuspos ng iyong Espiritu upang kami man ay patuloy na magtagumpay. Sa araw na ito, kaming lahat ay muling nakaupo sa itinakdang upuan na kung saan niminsan sa aming mga panaginip ay hindi ito sumabi sa aming buong katauhan. Subalit napakadakila mo nga o aming Ama, napakabuti mo sa aming buong. Bagamat kami man ay mga taong nilikha mo, napatuloy pa rin nagkakamali na kukulang sa aming mga pinanumpaang tungkulin. Subalit nariyan ang iyong pagpupunan, nariyan ang iyong pagtuturo, nariyan ang iyong mga gabay at pagnubay sa bawat isa sa amin. Kaya't ang walang hanggan pasasalamat at pagpuri sa iyo ng mataas na parangal sa pangalan ng Pagtunganak na si Jesus na aming Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen, no? Napakaganda ng mensahe sa araw na ito. And sabi nga, linisin daw natin ang ating Amen. Sa pagpunta rito sa ating tahanan, sa tipanang tahanan ng Diyos, sa pakikipag-isa natin sa Diyos, dapat patuloy na palaging malinis ang ating mga puso. Na nawa lahat daw ng mga itinuturo o pangaral ng Diyos naway may tumimo sa ating mga puso. Amen? Tunay na talagang kailangan natin na lahat ng mga naririnig natin ng mga mensahe ng Diyos nawa patuloy natin na isabuhay ito at saka kailangan tumimo sa ating mga puso. Kaya nga, di ba, palaging ang mensahe ng Diyos dito sa tipanang tahanan na palaging sinasabi na paulit-ulit, sabi, paulit-ulit yung mensahe na ating naririnig kasi
nais ng Diyos na kailangan tumimod sa ating mga puso. Kasi nga minsan, siyempre, nakikinig yung isa nating tapos lumalabas na ng dito sa isa. Kaya palaging sinasabi na kailangan yung mga itinuturo at pangaral ng Diyos, kailangan maisabuhay natin, maitumimo sa ating mga puso. Kasi baliwala, kahit na pakinig tayo ng pakinig ng salita ng Diyos, naririnig natin yung mga mensahe, kung hindi naman natin isinasabuhay ito, ay baliwala. Amen? Kaya nga nasabi palagi daw, sabi nga kailangan, pag tayo ay naririto sa tipanang tahanan ng Diyos, nawa kailangan may malinis tayong puso. Amen? Kasi nga, kailangan malinis ang puso natin. Kasi nga, kailangan kapag humarap tayo sa Diyos, kailangan may malinis na puso. Kasi hindi ka naman pwedeng hindi ka naman pwede na naririto ka sa tahanan ng Diyos na punong-puno pa ng galit sa puso. Amen? Kailangan may malinis kang puso upang maging karapat dapat ka sa pagharap sa Diyos. Amen? Kaya nga mga kapatid, na patuloy tayo, no? Na sabi nga sa mensahe na kailangan daw natin palaging maupo sa upuang ito, maupuang iyan. Kasi nga, sa pag-upo natin diyan, hindi lang naman tayo nakaupo. Amen? Tayo ay pinagpapahinga ni Amang Yahweh. Amen? Kasi nga sa bahay natin, marami tayong ginagawa. Amen? Hindi tayo makakapagpahinga doon. Amen? Dito sa tipanang tahanan ng Ama, dito tayo makakapagpahinga. Kasi nga, hindi lang tayo naman umuupo sa upuang yan, kundi nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Amen? Nakikinig na tayo sa mga turo at pangaral ng Diyos. Amen? Kaya nga, tunay na tayo ay patuloy na pakinggan palagi, no? Patuloy nating isabuhay, tumimo sa ating mga puso, yung mga salita ng Diyos, mga naririnig natin yung mga mensahe ng Diyos, no? Na pakinggan natin. Kailangan makinig tayo ng salita ng Diyos at patuloy natin na isabuhay ito. Amen? Na punong-puno tayo ng pag-ibig. Sabi nga, kababaan ng loob, kagalakan. Amen? Kasi nga, baliwala naman din sa pakikinig mo ng salita ng Diyos kung wala ka namang pag-ibig sa iyong puso at wala kang kababaan ng loob. Kailangan kapag ikaw ay nakikinig ng salita ng Diyos at naririnig mo yung mga itinuturo ng Diyos, naway isabuhay mo ito na may pag-ibig at kababaan ng loob at punong-puno ka ng kagalakan. Amen? So, tunay na tayo ay patuloy na isabuhay ang salita ng Diyos at ipangaral ang salita ng Diyos. Naway maipakita natin yung kabutihan ng Diyos. Kasi nga, sa pamamagitan ng ating kabutihan na sa ating mga gawa. Amen? Sabi nga, nakikita sa iyong mga gawa. Kailangan makita sa ating mga gawa na tayo ay maging mabuti upang ang ating Amang Yahweh na nasa langit ay maparangalan. Amen? Sa pamamagitan ng paggawa mo ng mabuti sa iyong kapwa, ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay mapapangaralan sa pamamagitan mo. Amen? So malakas na palakpak sa ating Panginoon. So yun lamang po.